considered but robust way. Iran has confirmed that it captured the vessel in the Strait of Hormuz because it was not observing international maritime rules. This analysis from our diplomatic correspondent, Jonathan Marcus. Now, of course, there has to be a negotiation. Mr. Hunt was quite clear. It's diplomatic means that are going to resolve this crisis. He wants it resolved quickly. Since this is a specific bilateral row between London and Tehran, which comes very much in the wake of Britain's arrest of the tanker carrying Iranian oil off the coast of Gibraltar at the start of this month, one imagines some kind of deal whereby each of the two tankers are effectively exchanged probably is the way forward. But it's a very unfortunate episode, and of course it comes against the much broader tensions in the Gulf region pitting the United States against Iran. President Trump has said he will be talking to Britain about the seizure, which he said proved he'd been right all along, that Iran was nothing but trouble. Mr. Trump said although the U.S. did not have many tankers in the Gulf, it had warships, and Britain was a close ally. Kosovo's prime minister has resigned after prosecutors at a special war crimes court in The Hague called him for questioning. Ramush Haradinaj, a commander of the Kosovo Liberation Army during the war for independence from Serbia, explained his decision. I've informed the government that I've resigned irrevocably as prime minister. The reason for this is because of a summons I've received from a specialist court as a suspect. I was given the option to go as the prime minister or as an ordinary citizen of Kosovo. To preserve the honor of the government and the state, I thought it was right to make this decision. The Brazilian right-wing president Jair Bolsonaro has launched a stinging attack on the country's respected National Space Institute, which he says is misrepresenting the scale of deforestation in the Amazon. Candice Piet reports. Mr. Bolsonaro accused Brazil's Space Institute of exaggerating the scale of deforestation in the Amazon. His remarks came a day after the publication of satellite data showing a jump in forest burnings of almost 70% in the last 2 weeks compared to the whole of July last year. Mr. Bolsonaro said he would be holding the Institute's director to account for damaging Brazil's reputation. There's now huge concern amongst the scientific community that Mr. Bolsonaro will try to replace the director with a political ally. BBC News. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Broadcasting nationwide on 50,000 watts. Streaming worldwide on facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll yes, magandang umaga, bayan. This is Francis de Guzman, your host. Good news, Pilipinas. DZRJ 810 AM. We're live all over the country, capital cities of the Philippines. Mabuhay ang ating mga OFW. Saludo ko sa inyo. Kayo mga unsung heroes natin. We're also seen and heard live worldwide, and our Filipino people are watching us and listening to us. Good News Pilipinas, which is aired regularly every weekend, and you know, folks, ang daming magagandang balita po ngayon, lalo na sa ating you know, our schoolmate sa San Beda, si Secretary Art Tugade. Mabuhay ka, Art. You're doing your part. Huh? It's a very, very important task. I've been reading about you and monitoring you. Like when you were very active in San Beda during our days, you know, Art. Yung Sangli Point, you know, yung Sangli Airport, dating Sangli Point yan, starts operation in October. Ang bilis nito. This will help our
our congestions in the airport, and meron din na IA rehabilitation plan submitted na, no? 102 billion ang revised na IA rehab plan, no? Oh. And our president, Rodrigo Roa Duterte, sir, abuhay kayo, you're going to do your SONA itong Lunes. Yes. Ibaligbayang guest ako rito, Foxy Jojo from Davao. Yung Udo sa Tanan, diyan sa Davao. Jo, madami mga ganitang balita rito, headline eh, na Manila Times at saka ng Manila Bulletin, where I used to work as a print journalist, no, where I won two journalism awards during my early days as a media man, you know. I wrote about the problems of Mindanao, and I did an exclusive on a Muslim Mindanao princess, no? And hindi ko alam na nagustuhan ng mga ano yon, and I won a journalism award. Well, during congrats. That time, ah, oo, sa Manila Bulletin pa ako noon. Okay. And also another journalism award from the sa Red Cross, no? Wow. Which is now headed by Senator Dick Gordon, chairman. No? That's great. Si business leader, sabi, no? Rodrigo Roa Duterte, excellent rating. Ba? Magandang balita ito. Ha? Economist Gerardo Sicat, also a former National Economic and Development Authority Chief and Socio-Economic Planning Minister, on Friday said, while the economy has been experiencing consistent, sustained growth over the last few decades, can be attributed to the yung ano niya, in-acknowledge si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ganda nito, ha? And then you know, the SONA, which is coming in on Monday, ha? Yeah. Oh, okay. Maraming mga kababayan natin, not only here in the Philippines and also abroad, no? Pang-apat na ba yan? I think this is the president's fourth, oh, kasi yes, three years ago. So, sabi rito ng more Filipinos want President Rodrigo Roa Duterte to address salary rates, rising prices, basic commodities, job creation in the country's relation with China. During his State of the Nation or SONA address on Monday, according to the latest Pulse Asia survey released yesterday, kahapon lang. Okay. Oo. So, ang ganda nito kasi lalo na ngayon, no? Joe, na mga problema natin sa OFWs, ha? We are in part 2 now on power issue related to the, you know, and I was... going over, you know, I was going over research done by my research team, no, sa Good News Pilipinas, no, media team namin sa research, no. Sabi rito, during the time of Secretary Imelda M. Nicolas, no, mm-hmm. She was the former head of the Office of the Commission Overseas, Commission of Philippine Overseas, no. Yung CFO during her period, you know, from her term to November 2010 hanggang June 2016, marami siya nagawa. Mm-hmm. Jo, na magagandang so, ano ito, ha, para sa ating mga kababayan. Baka merong pwedeng makopya ulit ngayon. Oo nga, ito dapat inaayos din ito ngayon. I mean to say, the people now are involved in what's the name of the Commission on Overseas? Commission on Filipino Overseas or CFO, no, a cabinet level secretary nun si Secretary Mukhang pinalitan na yan. Oo, Imelda Nicolas, no, si Meli for short, no. And you know, she's been her advocacy is a heart advocacy yan. Ang dami niyang ano ginawa para sa ating mga Filipino overseas, no, kasi proactive ang role niya riyan. Jojo, we need people like her now in our government, you know, because with the problems that are escalating with our Filipinos there, no, na nanunood sa atin yan. Mga kababayan natin, mga OFWs, mga unsung heroes, they're watching us, they're listening to us. You know, she was guided during that time, you know,
yung recrafted CFO vision, no? Mm-hmm. Which says that a community of well-respected and proudly competitive Filipino overseas, no? Who contribute significantly to the productivity and well-being of the countries where they live or work, and while sustaining strong political, economic, and cultural ties with the Philippines. Ang ganda ng vision ito. Mm-hmm. And driven by the new, during that period, no, CFO mission, which is to be the Philippines' premier institution in promoting policies, you know, programs, projects with migration and development as a framework, you know, for the strengthening and empowerment of the Filipino overseas community. Importante yan, Joe. You know, remember we were discussing last Saturday yung problema na inayos ninyo sa Davao? You know, if you guys didn't move, you didn't move forward in your advocacy, hanggang ngayon siguro itong nabiktima ng sa Middle East, she would still be there, right? Yeah. Joe? Madami. Kumbaga, masalimot ang problema. No? Oo, hindi lang Middle East. Ha? Hindi lang Middle East. Hindi siya ganong kadali i-resolve hanggat yes. Walang mga major policy changes o approach ang gagawin natin. Oo, it's very important. Okay. Oo. Pero maganda siguro dyan, kung yun nga ang ano natin, mga that's in the past administration, I think yes. That I don't know if it still exists, that office, kung parang pinalitan yata nila yan, no? Meron tayong existing ngayon yung Philippine Overseas and Labor Office. I think it's the same pareho body. Pareho ba ang functions nito? Oo. I think what she did was very significant because yes, it oh, tried she to, did a lot, huh? Oh, it tried to Secretary Mary, converge, put in one office yung coordinative body ng lahat ng government agency to work in synchronization with each other. Oh, hand in hand yan eh. Oh, so I think that was one of her initiative. Pero that's very true. Mukhang naging tawag na ngayon yan, parang polo, yung Philippine Overseas and Labor Office. Ito ba yung counterpart ngayon? Kasi doon yan sa sila yung talagang nag-aasikaso sa mga kaso ng mga OFW natin. Pero ang maganda, ang siguro maganda nating isa sa mga magagandang balita ngayon na bago under this new administration kasi yes. under President Duterte's administration may mga yes. Talagang major changes na ginagawa and pinakamalaki niyan yung in-announce niya na nakaraang Biyernes that he will be yes. Creating, ito yung good news for OFWs, no? Oh, yung a separate department for OFWs. Uy, that's wonderful yes. News, ha? So, oh. Parang mangyari dyan, mm-hmm. Yung POEA, yes. Yung OWA, okay. At yung DFA, kasi merong department sa DFA that works with the migrant workers, at meron pang other attached government agencies, ng ibang ahensya that will be converged under one department already so that there will be ito, a closer coordination so right at sinasabi pa ng pangulo finally, mahal na oo. Pangulo na maaring matigil na gusto nga niyang matigil na tong mga recruitment agencies I see at sabi niya wala nang dyan sa labas kinaklaro ngayon kung talagang mas maganda kung ang mga OFWs ang tatanungin mo, yes. Mas magandang wala nang private recruitment agencies. Mm. Government to government na, dadaan na mismo sa... To direct na. POA or under this the Department of... Under that umbrella. Under that umbrella. Oh. Okay. So para mas mawala na itong mga illegal recruitment, kahit right. Legal recruitment, pinapabayaan kasi. Both legal and illegal. Legal and illegal. So, isang malaking move ito. And I think, congratulate na din si Senator Bongo. Is Senator Bong. Filing the bill in Senate for that. No? Yeah, no. And ang counterpart naman, yung ating OFW party list, si
Representative Roy Senyeres Jr. Dating ambassador, Roy Senyeres. That's refreshing win. Magandang umaga sa inyo. Kung ang tanghali, kung nakikinig si sila sa OFW Family Club. Okay. At ano doon, yung isusulong nila dito sa Kongreso naman. Finally. At ang sabi ng Pangulo, by December, gusto niyang nakatayo na ito. Naka-set up na. So this will be tackled during the 8th Congress? Maaring isa ito sa major pronouncements niya. Okay. Na pagtatayo ng isi-certify niya ito na urgent urgent bill. Importante yan. Kasi sobrang dami, araw-araw. Hmm. Alam mo, kung dahil dito sa isang kaso na tinulungan natin. Sa Davao. Although matagal nang naririnig natin yung problema ng OFW. It was the first time. Decades, ha? First time ko mag-dig talaga deeper onto the different issues. At saka sa, hindi siya yung occasional. It's a daily problem na lumalabas. Pag pumasok ko sa iba't ibang Facebook pages, group ng mga OFW natin, maraming mga asosasyon o grupo na tutulungan sila, halos araw-araw lumalabas yan. No, lumalabas yung mga isyu na yan. Yung kaso ng rape, ng hindi pinapasahuran, binubugbog, sinasaktan, false accusation. Talagang daily. Ha? Daily. At kung pupunta ka nga kay kapatid niya sa programang Rapid Tulpo. Kasi kadalasan ngayon ng ating OFW, pag may problema, ang talaga number one ang darbing recommendation nila para ma-rescue kay congressman na, Rapid Tulpo, representative. Kasi nag-ano siya, di ba, sa acts CIA sila? Oo nga. Okay. So yun ang indicator na dami talaga ng problema. Dami ng problema. Sobra. Patong-patong na. I remember someone, Joe, when I was still a young reporter, no? I was writing for Bulletin. Kinukover ko rin yung labor, no? Labor front, no? Especially sa overseas, no? There was a case of this man who was not able to go abroad and yet naayos na niya lahat yung ano niya. Pabalik-balik siya ron sa recruitment agency na para bang na ano na siya, nabaliwala or something. Mm-hmm. No? It came to the point, you know, na nagkaroon ng confrontation itong manggagawang Pilipino na gusto nang umalis ng bansa. Mm-hmm. No? Kasi sa daming mga promesa ng agency, legitimate naman yun, ha, yung agency na yun, no? private sector and sinasabi mo. But, you know, it came to the point that there was a heated verbal tussle. Eh, naging, away talaga sila. Ano na, parang, you know. Gusto na magsuntukan. it came to that point. Pero, you know, since that thing happened, you know, from the reports that we were able to gather, sumamadob nung yung manggagawa na yun. Of course. Kasi, I think pinalayas nung yung presidente ng ahayan siya, and he banged the door on him. Mm-hmm. Ang sama pala nito, ang consequences niyan is terrible, you know. That one, this happened real, historic ito. That man, nasaktan siya eh. Mm. You know, napahiya siya, di ba, dun sa nangyari, kasi marami mga manggagawa rin ng mga kasama niya ron. Mm. He plotted something against the president of that agency. Mm-hmm. Yung president na yon, he also ran election time yun eh. He ran also for a local post, you know. Okay. So he was campaigning. Pagbalik niya nung gabi na yon, hindi niya alam, pinasukan yung kanyang pisina, nakapasok siya eh. Through the one who was caretaking it. It's a new person who was a caretaker, and hindi niya alam na ano, nakapasok, tumagod dun sa loob ng toilet. Mm-hmm. Umakyat dun sa taas yung sa bubong ng toilet. Hinintay siya ron. Pagdating na ng, I think, past midnight, pagod sa kampanya, he plotted to assassinate the uncalled for.
Okay. You know, and to make the story short, he murdered him. You know, he killed him. He went down, he hit him, very violent. And he stabbed him. And, you know, police reports, you know, when we went back there, we, sabi yung, he struggled, yung ano, presidential, yung lumaban, yung head ng agency, pero he couldn't do it because mas malakas sa kanya yon, no? And his blood was splattered all over the walls. You know? Nakita yung kamay niya and all that. You know, this is... folks, I'm talking direct to all of you agency leaders, no, mga recruitment agency. Mag-ingat po kayo sa dealing nyo sa ating mga manggagawang Pilipino, mga ordinaryong tao po yan. Naghirap po yan just to be able to go abroad and to help their families back home. You know, hindi biro po yan. Sa pag-alis pa lang, oo, hirap yung, na. Yung hindi pa nga nakakaalis, may problema na. At ang pag nandun na, mas mabigat mas pa, nadodoble pa. Na, pero ito yung mga realities. It's terrible. These are the realities of life that are happening in the Philippines, you know. Araw-araw ito. And ngayon, at hindi daily yan. Hindi kasi yung isang oras pag-usapan right. natin ng detalye. Pero siguro mas maganda kung tingnan natin yung mga benefits ditong itatayo na ito at ano right. bang mga preconditions para magiging mag-work talaga ito, no? Kasi minsan alam natin it has to be workable. Minsan ang under na new administration may right. ibubuksan, may sasarado, may pagsasamahin, may paghihiwalayin. Right, right. Ang sa atin dito, kahit anong departamento pa itatayo natin, kung right. yung mga tao natin na nandiyan ay yung talagang may puso at hindi na sisilaw sa salapi. Oo, yung corruption, malaki, magalit na galit si presidente diyan. Oo, kasi actually, ang bottom line nitong issue dito is actually greed and yes. either on the part of the agency sa madaling ano eh, maraming issues dito. Right. Oo. Pero interrelated din mga issues niya, no. So dito, pero itong move na to is right. this is a very strategic move, malaking action ito at ang malaking advantage nito, there would be closer coordination. That's pero it is not assurance that when we put up this new department na hindi na vulnerable to abuses yung ating mga OFW. Lalo na doon sa nandiyan ngayon, nakikinig ng mga OFWs na kaibigan natin, mm-hmm. lalo na nandun sa Middle East countries. Especially in the Middle East. Dahil alam na natin dyan, buhis-buhay, kumbaga 50-50. Ang daming humingi ng tulong mm-hmm. na ma-rescue sila, makauwi sila dahil ganito. Mm-hmm. So, I have actually done a lot of research yes, in this and been talking about this. Even yung aking mga nakapost is all about OFWs, ano? Okay. And then, I even communicated to the OFW club na parang site and group page sila mm-hmm. some of recommendations no yes, yes. Una maganda itong OFW department but as I said it's not assurance na hindi mm-hmm. vulnerable ng ating mga tao doon na ipapadala mm-hmm. Dahil hindi talaga maiiwasan sa ngayon dahil sa pangangailangan gusto man nating hindi na tayo magpapadala, meron at meron talagang gustong umalis, makipagsapalaran. Mm-hmm. Meron akong radical recommendation na po pwedeng gawin okay. na maaaring magiging primary project o activity ni itong departamento na ito. Okay, John. But it can also be done by, ano, magkakaroon tayo ng agreement with the different countries na nangangailangan talaga ng domestic helpers natin. Mm-hmm. Yung mga bansa na mataas ang kaso ng mga abuso, lalo na Kuwait, Saudi Arabia, Lebanon, mga Middle East countries na talagang may mga daming araw-araw. Okay? So, pag-aaralan natin. At nung binigay ko to sa mga different size na pages ng OFWs, well, they welcome it. Posible ba? Posible ba? Na magiging stay-out arrangement basis
yung mga OFWs natin. This is very idealistic. Stay out basis. Oo. Okay. Ibig sabihin, kasi ang sinasabi nila, halos wala na silang pahinga. Uy, nako. Tatlo, apat na hours na lang ang tulog ng iba. Ba, hindi biro okay? Yun ah. So, kung ano yung, kung ilang oras yung pinagkasunduan na daily working hours nila, mm-hmm. Actually, sa kontrata nila, nakalagay yan sa kontrata nila. Mm-hmm. May day off, may average daily working hours. Pero hindi ito sinusunod ng mga employers. Although yan ang batas ng Saudi government, ng yes. Mga gobyerno doon. Kadalang hindi ito sinusunod. Okay? So, terrible, ha? Oh. Ibig sabihin, kung 8 hours ang nasa kontrata o 10 oras, pagkatapos ng 10 oras na yan, pwede na silang maglumabas. Oh, they're free. Oh, tama ka. At i-require itong mga bansa na talagang, like Kuwait, gusto talaga nilang may katulong. Hmm. Oh, sige. Pero kondisyon ng gobyerno natin, maglalagay kayo sa isang syudad, sa isang lugar, kung saan may concentration of domestic helpers na parang dormitory nila na provision ng government at ng agency at ng employer. May, kumbaga, kasama na yun sa benepisyo ng OFW. Hmm. Oh, kung yung malalayo, meron silang service vehicle. Pag nagkaganito, ang daming problema ng OFWs ang mawawala, kagaya ng pang-aabuso. Hmm. Oh, mamomonitor sila maigi. Okay? Yung oras nila, may oras sila sa tamang pagpapahinga. Which is very important. Oo. Nako, so, sa trabaho yan. So, itong bagay na ito, yes. Ngayon, iaangat natin yung kalidad ng hindi lang domestic helpers. Dapat considered na sila na skilled workers. Oy, that's beautiful. Na consider sila na household skilled workers. Mm-hmm. Hindi naman lahat marunong magluto. Skill naman yung magluto, maglaba, di ba? Paglilinis. So, iangat yung kalidad na hindi sila ituturing lang na, katulong lang. But they're doing a skilled work. Right. So, malaking bagay. Yan. Pag-aaralan natin yan. Although, may ano yan, sinong gagastos niyan. Right. So, pwedeng dumaan sa negotiation yan. Ang Department of Foreign Affairs natin, and I believe under the Duterte administration, kung kayang ipatigil ngayon sa Kuwait na hindi na tayo magpapadala, I believe we can assert. No? Yes. Kung nananawagan assert sa Pangulo at kay Senator Bongo at mga ano natin, mga opisyalis natin, i-get natin ito. Mm-hmm. Kung gusto nyo pa ng katulong namin, at dahil ganito naman bigyan nyo silang dormitory. And then ang mamahala ng dorms, yeah. No? Will be our Filipino social welfare attaché. Oh, no? They will take care of them. Which is very good dahil aprobado na yung bill ng social welfare attaché. Nananawagan din tayo sa mahal na Pangulo na makasamang mapirma na kaagad yung social welfare attaché bills. As an bill. Na magpapadala ng karagdagang mga social workers. Right, ito right. Pa yung isang kulang natin doon. Mm. Kulang tayo ng social workers doon. Okay? Ang mga social workers natin ay trained to do case management. Casework intensive ito eh. Oo. Bawat kaso. Hindi biro yung ginagawa nila. Yung ginawa ko lang isang kaso dito, matindi ng time consuming. Hindi biro yun. Oo, ang coordination mo. So, ano ito, malaking bagay ito pag naitayo ito. At kahit siguro sa 1,000 ang daming mga OFW pages na nag-post ako. Yes. Tuwang-tuwa sila doon. So, magandang response. Okay. So, ito yung, isipin mo ang malulutos dyan. Yung monitoring ng OFW hindi nasasakit. Kasi ideally, number dapat, one yun. dapat nga, sa kalagayan ngayon, sa present situation, for every number of OFWs, dapat nga, may naka-assign na monitoring staff o social worker ba yan na, ito, 200 o 300 ng caseloads, itong monitoring mo. Okay, konta, kamusta. Mm. And then yung mga talagang may mga problema, maagapan agad, hindi nangyayari yan. Mm-hmm. Ang mga agency, required supposed to be, na bawat 100 ng kanilang dinideploy, meron silang monitoring personnel na nagmo-monitor, nagche-check. So per 100 yan? Per 100, okay. Supposed to be. Hindi nangyayari yan. Kung meron man, ginagawa, kung may problema man sa employer, yes. Inatakpan din nila, nagkukutsabahan din sila, kagaya nitong kasong sinan. Yung nangyari sa dapa. Oo, nagkukutsabahan din sila. Hmm. So,
Ngayon, kapag may ganitong parang stay out basis, malaking bagay yan. So, maaaring mag-a-adjust sila sa salary basis ng mga OFWs kasi hindi na sila kakain lahat doon. Baka may mga adjustments. Pag ito yung inano natin sa DOLE, sa Department of Foreign Affairs, okay, at itong balak na itatayong Department of OFW, maaaring ito ang isa sa major na titingnan. Kasi ang daming mawawala dito ang problema. Hindi man lubos ang mawawala. Oh, at least mami-minimize. Hindi biro yun, ha? Greatly. I agree with you, Joe. Hindi sila basta-basta tatuhin. Iangat natin yung kalidad nila na domestic helpers lang. Hmm. Gawin silang skilled worker. Hmm. Okay. Skilled household worker sila na may mga other basic skills sila na magagamit nila doon. So, ito yon. Ito okay, yung major advocacy natin to minimize the problems of abuse and all that. No, terrible. Lalo na sa mga bansang nasa alagang ano na eh. Mabuti ngayon may Facebook na. Yung dati wala eh. Noong araw wala. Oh. Eh kung wala pa noong time na yun. Alam nyo, kung walang Facebook, right. Nako, ang dami nating problema. Mas malaking problema. Maraming mga self-help groups na mga volunteer groups na kapwa OFW, sila na nagtutulong-tulungan doon. Sila na tumutulong mag-rescue, mag-post. Mayroong mga ganun na ginagawa sila. So I think kapag nangyari ito, ay panawagan natin, i-consider ito doon na maging proyekto nung Department of OFW. Bagong departamento. Okay. Isa pa. Isa pang nare-reklamo natin ng mga OFWs natin. Sobrang laki ng bank charges ng mga remittance nila. I don't know how true yung isa na sa parang double pa yata ang kaltas pag deposit doon, para may kaltas pagdating dito. So parang this is one issue that the OFWs are raising up. Yes, okay? That's very important. I don't know what parang minsan nakakapagbanggit si ang pangulo ng parang magtatayo ng I heard about that. Ng bangko. Oh, bangko para sa mga OFWs. Para doon sila magdeposito, mag-limit with a minimal service charge. Yes. At the same time, kung sila din ang priority customer na borrowers na yung mga nagbabalik din gusto nang magstay dito at magnegosyo na lang, sila din yung priority na makapag-loan doon sa pair nila. So this is a bank owned by OFW. So at the same time, may government fund dito, no, para remittance center, siguro. As a site. Isang remittance center na OFWs ang mayari. Kasi nga, isipin mo kapatid, hindi pa nahahawakan ng mga overseas workers natin na ng kanilang kamag-anak dito, yung kanilang pinapadala, kumita na yung mga remittance center at bangko sa kanila. Totoo yan. Ako, I agree with you. I've seen it. I've witnessed that. At sino ang... So, yung mga mga deposits ni mga deposito savings nila sa mga bangko. Oo. Isipin mo itong 'di ba nang may issue tayo sa Kapa, 'di ba? Oo. Isipin mo sinasabi 50 billion yung ano. Oh, yung laki noon. Okay. Ang tanong natin, saan ba yung 50 billion? I'm sure nasa mga bangko 'yan noong araw. Spread. Okay. Spread out 'yan. So, kung nasa bangko 'yan, sino ba ang nakakabenepisyo? Maliban sa pinamana money market niyan ng bangko, kumita silang malaki. At yung mga naglo-loan sa kanila, mga negosyante engaged in real estate to manufacturing, hinihiram nila yung savings deposit, pinaikot nila ng ilang beses sa isang taon kung naka-time deposit yan, kumita sila. Tama ka. Pero sino ang target market din nitong housing? Sino din ang target market? Nang hiram sila sa pera ng mga OFWs na nakatinggan, nakadeposit sa mga bangko, nagtayo sila ng mga housing project, sino ang priority target market ng real estate natin, ng condo natin, ng housing natin? OFW din! Very true. Very true. Ay, nako. So, itong ano na to, ito yung mga sana i-consider
sa mga policy makers natin. Oo. Okay? Very important kasi lalo na yung sinasabi mo, no, yung mga ganun na nakatenga lang dyan yung mga ano nila. You know, yung sa percentage pa lang, eh, kikita na yung mga yan. Oo. Eh. Diba? Magkano lang kaya ang... Laki nun. Ang, dollar yan eh, di ba? Papasok sa atin, dollar remittances yan eh. Yun ang, ito yung mga hinain ng ano natin na dapat tutukan. Eh. Oo, dapat. So, kung merong ano, hinihikayat nga lahat ng ibang mga OFWs na nandito na, magtayo na ng sarili nilang mga negosyo. So, para naman, kasi ang nangyayari natin, ang remittances ng mga OFWs natin, yes. Of course, ginagastos ng mga, may buying power ang mga pamilya nila ngayon, di ba? Right, right. Oh, sila okay. Actually mga umaalis sa mall eh. Pero kaagad, lumalabas kaagad yung pera balik sa mga produkto. Nakaabang naman ang produkto ng mga iba't ibang foreign products dito na, tama. Na ano. So, dapat meron tayong ano, sistema. But again, babalik ako doon sa department of ano. Yung bagong departamento na kailangan na itatayo na. Oo. May pangalan na ba ito, Joe? Well, pinag-dinadrap pa nila, pero oo, parang nasa draft, ano pala ito? Department of Overseas Employment. Okay. There's no specific name yet, given. Ginagawa pa nila yung framework. The president. I believe the president, president will announce it, no? Sa sonan niya. So, but I hope na nakarinig yung ating mga mambabatas, isama itong consideration yung tingnan itong possibility na magiging stay out arrangement yung ating mga domestic helpers in particular na kadalasan sila yung biktima. Yung stay out basis sa John na sinasabi mo, no? This should have a very strict monitoring system. Yes. No? Kasi kung hindi mangyari ito, yung mga problema babalik din eh, parang magdodoble eh. So meron ding mga negative negative effects sa bawat gagawin, may negative effects naman. Pero meron namang mga safety net measures ang kailangan nating ilagay diyan, no? Yes, that's right. Okay. Oo. So of course ang sinasabi naman ng iba, maganda daw yung ganito na lang na stay in. Kasi hindi daw mas vulnerable magluko yung mga ano extracurricular activities. Oo, may magandang ano rito, Joe, while you were saying that. Okay. May komentaryo na kagad tayo na sa mga OFWs natin kasi we're live, no, folks. Good News Pilipinas, no. I have been an OFW for 10 years, sabi niya, no. Oy, okay. And observe the dorms are a protected space against employers' maltreatment. Oh, as well as a haven for Filipinos who are used to having a family circle or a Filipino community. This has been applicable daw sa Taiwan. Oh, okay, good. Oh, that's good news, folks. So, ginagawa na pala. Maraming salamat. Ang pangalan niya is Joshua. Oh, Joshua. Okay. Joshua, mabuhay ka, kapatid. And this is good news for sharing this to us that this has been applicable to our Filipino overseas in Taiwan. So, if this is going to materialize, as you were mentioning a while ago, the big idea, no, Joe, na makakatulong ang dormitory type na ganito sa mga OFW natin, no? Ang laking benefits ito, especially in the Middle East, no? Because the impact of this one will protect them, not only protect them, but yung kanilang, you know, the employers that were taken in as their, you know, will respect them. Yes. You know, ang nawala kasi dito na, you know, we've been monitoring in the media, no? Nawala ng respeto yung mga employers nila sa Middle East. Sa mga OFWs, they treat them like, you know, they're not like, minsan, I'm sorry to say this, folks, nawawala yung human value treatment ng isang tao. Nasahol pa nga sa hayop pang turing sa iba. Grabe yan. Okay. I've seen a lot of reports and also mga documentaries, you know. And talagang magagalit po kayo, you know, maski na gano'n ka, you have yung patience nyo will be tested 100%. And, you know,
this is not a joke because we're dealing with human lives, especially with Filipino lives, our mga kababayan nating minamahal. Sapagkat itong ating mga kababayan, maaaring mga kapatid natin to, maaaring mga magulang natin ito. You know, they sacrifice a lot so that our families, you know, will have a better life in the future. You know, the generations to come. And then this is what happens to them abroad, you know. The sacrifices, you know, the pain, the suffering. Napaka-sakit. Terrible. Oh. Okay, first time ko. Kasi, yes, Joe. Because of this case, it's a blessing in disguise. Yes, yes. Referred to us. At, nanonood yung, siguro, yung kanilang pamilya ngayon. Oh, Joe. Oh. So, marami din ako natutunan. No? Nakita ko kung ano yung mga na mga actual yan eh. Actual, oh, anong mga kailangan gawin. Right. So, importante yan. Ngayon, yes, isa pang Joe, mga posible na we're talking of strategic, no? Hindi madali, okay, ang gawin na kailangan. Oo. Kasi mabigat itong problema. We're not talking of mga immediate palliative. Okay? Okay. Yeah. So, ang long term talaga sa panawagan natin, may sapat na tayong hanap buhay dito para hindi na tayo magpadala pa ng OFW. Oh, that okay? Should be the pero isang bagay ang napansin ko sa mga Chinese, sa China ngayon. Okay, okay. Yes, Joe, go ahead. Sa tingin ko, doon sila magaling. Believe ako sa ginawa nila. Okay. Hindi sila nagpapadala ng OFWs, ng mga overseas workers. Alam mo ang ginagawa nila? Dinadala nila. At sila mismo? Ang dami nga nating Chinese workers ngayon, di ba, dito? Oo. Oh. Anong ginawa? Meron silang state-owned corporations. Okay. State-owned. Even the meron nga silang parang construction corporations na na owned by China, Chinese government. Okay. And even private construction firms. Okay. Nangungontrata sila sa ibang bansa. So it's the government that's working. Oo. Oo, for the people. Ang contract, ang employer ngayon, gayahin yung ginagawa ng yung China. Yung kanilang sample. Example. Nangungontrata. Ang dami nilang proyekto ngayon dito. Oo. Diba? Dala nila yung kanilang mga tarbahante. Nai-issue pa nga yung mga illegal, diba, na mga Chinese na mga pumapasok na mga walang tamang dokumento na nagtatrabaho sa construction natin. Oo. Isang napansin ko dyan, dala kasi ang isang contractor, isipin nga, ba't pa ako mahirap magkuha ng workers sa on-site na di mo gamay, di mo kilala. Tama yun, oo. Ganyan ang mindset ng mga contractors eh. So kung meron tayong ganyan na hikayatin natin yung ating malalaking construction company or even the government will have its own corporation. State-owned. Okay. Magkukontrata tayo sa Middle East ng proyekto. May safety net yun. Bit natin yung... Tama ka. Hindi tayo mag... Dali natin. Maring ano ito. Nangangarap tayong ano. Pero wala namang masama eh. Diba? Bakit nagagawa nila? Yeah, if it's applicable to China, why not here? If we admire them, if we are... Ang dami nga nating mga Chinese construction workers. So China has become an inspiration. Oh, kumbaga, we can do the same. Ang ginawa nila, hindi naging liability nila yung marami sila. Ginawa nilang asset yung pagiging marami nila. Mm-hmm. Kaya kumalat sila sa buong mundo eh. Mm-hmm. They encourage their businessmen, go to business to other countries, bring our people as your workers. Right, they spread but out. they don't send their Chinese nationals to go and work as employed sa mga ibang bansa. Diba dito, ang dami natin ngayon, binabaha tayo ng mga Chinese nationals ngayon dito. Oh. Because they were brought along with the different companies that garnered, cornered the different government and projects. And they guaranteed them. Oh, you know, kasi may safety sa kanila. That's a safety, a protective clause. So, yan, So, ganun ang gagawin natin. Yeah. Kagaya ng ginawa ng ating pamahalaan. Oh, sige. Parang ano yan, usapang magkakaibigan eh. Right. So ganun. That's a good idea, Joe. Huh? Diba? I think that should be taken up, ano? These are three major policy advocacy. Mm-hmm. Although,
Alam ko may mga OFWs tayong nanonood diyan, mayroong yes. gustong nagpapatulong. Mm-hmm. Gustuhin man natin 'yan ngayon. Hindi na sa ngayon tong programa na to, hindi siya public service ano. Oo, hindi nga, more on advocacy tayo. But on case to case, tumutulong naman tayo dito. Oh. In fact, I'm planning I'm talking to my students this morning. Okay. Kasi nagtuturo ako ng social work dito sa Makati, oh. By the way, dito sa Asian Seminary of Christian Ministries, okay, noon. Yes, lunch break, lumabas lang ako for this ano. Thank you. It's honoring us sa Good News Pilipinas, Joe. But I'm thinking of going to different schools of social work. Challenge ko yung social work schools to consider kasi isang malaking challenge ito sa social work practice eh. Hindi ito yung distress over working with the OFW families. Pero I'm thinking of itong mga nag-OJT, nag-field work, nag-on-the-job training na ng mga social work students, either masteral or undergrads, pwede silang i-place out no, sa to augment the worker ng OWA at saka POA. Well, that's a good idea. Pero they will be supervised by a senior social worker kasi isipin mo kapatid sa present situation ngayon right. No isipin mo nung pumunta ako lima kami sabay-sabay kaming in-interview at wala nang masasabi na parang wala nang human touch eh kasi kailangan gusto ko lang mapagaling ba ako interview anong pangalan ng OFW, anong address niya, saan siya, anong employer niya, anong contact number ng agency dito at doon. Oh, so anong gusto mo? Ito gusto kong kahit gusto pa nung kapatid o magulang gustong maglabas ng kanyang loob. Bring it all out. Kahit malaking tulong ngayon eh. Mm. Wala nang oras eh. Kasi sa dami naghihintay. So nagiging robotic ang system, hindi dapat ganun. So kaya dito kasi kaya magandang ano ito, talagang itunutulak ito ng DSWD. Ilang taon na nila itong pinupush na mapirmahan itong bill ng social welfare attaché bill kasi kulang na kulang ang mga social workers, ang mga welfare attaché sa iba't ibang bansa na kung saan marami. The vacuum is so big, ha? Aman, di biro yun. So, importante. Kaya tama lang yung ano ni Presidente, no? He's going to center on jobs for Filipinos, yung concern niya. Hindi lang dito sa ating mismong bansa, pero, but also overseas. It should be, you know? It should be. Kasi hanggat wala tayong sapat na trabaho, maraming lalabas. Pero saka yung economy. You know, will depend on the, especially Filipino overseas have been our unsung heroes on the they give us remittances which has helped perk up our Philippine economy. So but at least sustainable and growth, yeah. Pero sana mga negosyo na that is manpower intensive that would create jobs. Okay, I agree. That would create jobs kasi kung marketing lang like mga foreign investors papasok dito just to invest on car manufacturing mga ganyan ay captive market pa rin tayo eh. Palabas laging palabas pa rin yung pera nating kinikita ng ating mga OFW, lalabas ulit doon sa mga foreign companies na nakaabang dito para sa mga produkto nila. Oh. So dapat yung local economy natin, yung agricultural sector natin, yung ating fisheries, yung ating farming, dapat ano tayo doon, tutukan nito. Mm, tutukan I agree with you, 100% Joe. Okay, Joe, mabilis talaga ng oras, no? Uh-huh. We have about 5 or 10 minutes before our time. We requested the former secretary of the Commission on Filipino Overseas, no? Mm-hmm. If she is available, to please contact us over our programs, no? But if she won't be able to make it, she has been a very good example of what a Filipino official can do. And she's an advocate. An advocate. She's very active. I've been going over her in research ko sa media team namin, no, sa Good News Pilipinas, you know. Sabi dito,
former Secretary Mel is a lifetime advocate. Oh, it means lifetime, hindi lang during her time. Kahit wala rin siya, she's still in the commission. Oh, okay. Tuloy-tuloy pa rin yan. Sapagat sa puso niya, gusto niya makita yung ating ano, na umunlad, no? And towards good governance. No, maganda ito. Mabuhay po kayo, former Secretary Mary Nicolas. No? And so, Joe, I would at this point, I would like also to greet Senator Manny Pacquiao. Ay, oo nga. Labanan niya bukas. Abuhay ka. Si Emmanuel, he always, you know, he's active in our Facebook at saka active siya sa ating ano, mga discussions, no? When he was here before he left for the US, no? And sa Las Vegas, sabi rito, Morales and Barrera, root for Pacquiao. sa sports news ng ano, si Nick Wangco, kasama ko dati sa Manila Bulletin. Let's pray na manalo siya. Si Manny Pacquiao has a potent crew of believers ano, on his side when he collides with Keith Thurman, no? Saturday night, Sunday noon, Manila time, no? At the MGM Grand, no? We will pray for our beloved friend, no? That siya at kapating opponent niya, no? Si Truman, na walang masakta na, ano na, na sports lang ito. Walang personal na sports lang ito. Yan yung ano ni yes. Senator, our brother Manny Pacquiao. Mabuhay ka. God bless you, Manny, and your family. Brother Gigo, isang bagay yes, lang Joe. Bago tayo magtapos. No? Alalahanin din natin in relation to OFWs. Na meron din tayong mga iba naman tong problema nating OFW sa Israel. Meron tayo. Meron din yan. I've been hearing about this. We have something like 1,700 no? OFWs that is due for deportation. Malaking grupo ito. So medyo shocking nga ito. Medyo shocking yan talaga. Dito masyado na pag-uusapan. Okay, isang kapatid natin, no? Yung grupo nila, Brother Jerry Parlade. Very active Brother sila dito. Brother Jerry, salamat sa latest news. No definite date kailan ang first batch of 120 Israeli-born, Hebrew-speaking Filipino children will be first batch na ma-deport, which we are praying na sana mapakiusapan no, ng ano naman, makonsider kung mabigyan silang amnesty, kung ano man yung mga kasalanan. Ano man ang mabibigay na, no? So, ang gaiba lang dito, right. Ayaw nilang magpa-deport. Doon naman sa ibang bansa, gusto nang umuwi. Kita mo naman yung opposite na yun. So, while you were saying that, George, this week I was trying to connect with the Israel Embassy. Okay. And I remember nga pala, I was calling them, dapat tinawagan ko earlier, but hopefully I can connect with their press person, no? The press officer, no? Kaibigan natin yan, no? Sa embahada. And we will be having them in, God willing, with Congressman ano Roy Jr. If you're free, Roy, if you're listening to us, we would welcome you here on August, no, one of the Saturdays of August. And, parang meron yata silang parang OFW movie na pinopromote. That's wonderful news also, Brother Jojo. And perhaps you can also have the press officer of the Israel Embassy to join us, no? Para maayos natin itong problema natin ng mga Filipinos in Israel, because Israel is a very good friend of the Philippines, you know. And we are supportive of Israel. I don't know if the president is very much aware of this this problem. Yes, maybe this time because of so many na tambaka ng mga problema, because our president is really tremendous. He's active yan si Presidente Rodrigo Duterte. On the job yan talaga. Baka mapakiusapan. tama. I believe. So, folks, because this is good news Pilipinas and amin advocacy, sabi nga ni Brother Jojo, and also Bishop Jojo Gonzalez, who's listening to us, my partner here in the program, yung hope of the nation, no? Strength ng nation yan eh. Ang family, ang hope for the nation, no? So I'm going over the word of God, no? We have about 5 minutes, Brother Jojo. Sabi dito, blessed is the nation whose God is the Lord, no? Amen. Kasi in other words, sabi rito, choose God
and reject all others that claim to be gods. It's OG. And you will be blessed. I'm reading from a Christian tract here, no? And nakalagay dito, how does this apply to us today in our country? No, very important ito, Jo, no? Inasmuch as the same way that the nation of Israel, no, was challenged and commanded to worship only the one true God, so also we as followers of Jesus Christ, you know, our Lord and Savior, are challenged to be loyal only to the God who made known to us by our Lord, you know. Is it possible then that we are not completely loyal to God, to the God made known to us in Jesus? Kita mo yung tanong na yan, ano? And instead are serving other gods such as power, you know, wealth, money, influence, even our own selves. Yes. Kita mo ito, ha? Yung sinasabi mo kanina, yung greed, no? Doon tayo mag-iingat, especially in public service, ha? Yes. Galit na galit si Presidente sa corruption, you know? Isn't it time that then that we listen once again to the psalmist and claim the promise of blessedness for our whole nation and for ourselves as well? Diba? Ito yung challenge, no? And since we are in the good news, Pilipinas, no? Jojo, I'd like you to wrap it up with the good news, no? Ano ang challenge na pwede mong ibigay ngayon na papasok na yung 8th Congress, no? Sa ating mga kababayan kong senators and congressmen, especially, ang OFWs natin, the unsung heroes, have been tremendous helping our nation, you know, lifting us in our economic condition and making us one of the top in Asia today. No? Para joke. Okay, madaming pwedeng ibigay, but I have at least 3 or 4. Okay. Number one, really, gusto ko yung mapasa ng mabilis itong OFW. Number one. Pangalawa, study the possibility na maging stay-out arrangement, igiit natin sa ibang bansa itong kondisyon namin sa inyo. Gusto nyo ng domestic helpers namin. Ganito ang kondisyon namin, stay-out sila. Tama. Pangatlo, yung possibility ba ng pwede bang gumawa ng state-owned corporations ang gobyerno? Yes. Kung wala tayong trabaho na sapat dito, maghanap tayo ng trabaho sa kanila sa labas, pero tama, bit-bit natin sila at hindi natin sila basta ipadala. Hindi natin gaya ng ginagawa ng China. Pang-apat, okay, yung possibility, yung pagtatayo ng bangko o remittance center man lang para sa kanila. OFW, okay. I agree with that. At pang-apat, sa local government units natin, dapat sa LGU level, merong departamento, isang opisina man dyan at nakatutok sa problema. Desk at least, no? At least, sa aman silang probinsya, doon na sila. Ang LGU dapat ang first and last government unit na dapat lapitan ng OFW na nandun sa kanilang tirahan. I agree, Jojo. So yun ang ano natin doon. At di sila ipasa-pasa kung that's saan. That's the challenge of my brother Jojo. And you know, folks, we're about to end. We end this Good News Pilipinas with a prayer for overcoming family problems. No? Kasi OFW sa malaking problema sa pamilya. Dear God, help our family members to be at peace with one another. Yes. Manifest your divine love within their hearts and let your tranquility be bestowed in their lives. Amen. In Jesus' name, we pray that every thought of hatred, malice, pride towards one another and every dispute in our arguments in our homes, in our families, in our churches, in the nation as a whole will be done, Lord, according to your holy will. Amen. For Amen. You to you alone belong the glory, O God, and honor and power and praise forever. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good news, Pilipinas. Mabuhay ang ating mga kababayan na unsung heroes, OFWs. God bless kayo. You sa inyong lahat. God bless you all. Radio Bandido, 8:10 a.m. This is VOA News, brought to you live from VOA through